So yun mga kapatid, tapos na kami ano, kumain sa Jollibee. Tapos ngayon babalik kami ng bahay kasi ano, bahay. Bakit bahay yung hotel? Babalik kami ng kwarto kasi magpapalit kami ng ano. Ako babalik kami ng pang-swimming ulit kasi pupunta kami ng Puka Beach. So sabi nila wala raw masyado lumot doon, walang lumot, maganda daw doon. So malapit lang din naman dito yun. Kaya babalik kami ng kwarto. Ako magpapalit ako ng short. Sayang naman yung outfit ko. Kasi maliligo din kasi ako doon. So titignan ko din yung ano doon kung ano, kung masarap maliligo kasi maganda raw doon. Ah, diba? So at pagkatapos nga namin kumain mga ka-journey sa Jollibee doon sa Terminal 1, eh bumalik na kami ng hotel para magpalit ng outfit kasi mayroon kami pupuntahan na special na beach na kung saan eh maganda daw doon at hindi pa ganun ka-isolated yung lugar, so wala pa mga establishmento ganun at talaga mapipil mo yung dagat mga ka-journey. So malapit lang din yan dito sa Boracay, so tara samahan nyo ako. So yun. At sa mga gusto ulit mag-check-in dito sa Bamboo Hotel mga ka-journey, sa nandyan lang yung link niya sa page po sa baba. So check nyo lang para makita nyo yung mga kanilang special offer. So kasi ngayon ay pangalawang araw namin, gaya ng sinabi ko, nag-extend kami at lumipat kami ng kwarto. So ipapakita ko sa inyo yung kwarto namin ngayon. At ito nga yung kwarto na nilipatan namin ngayon dahil na-extend nga kami ng isang araw pa dito sa Boracay mga ka-journey. So wala siyang balcony, so walang terrace na makikita sa ano sa labas, pero okay lang din. Maganda rin naman tong kwarto na nakuha namin sa taas na nga lang. So kung nung una nasa second floor lang, so ngayon eh nasa fourth floor na. Pero maganda yung kwartong to mga ka-journey. So budget friendly tong hotel na to. So kung gusto nyo lang talaga mag ano rito check in, o check nyo lang yung page nila kasi hindi na kayo talo dito sa offer na merong may bibigay yung Bamboo Hotel. At pagkatapos nga namin magpalit ng outfit namin pangligo mga ka-journeys, eh dumiretso na kami dito sa isa pang beach sa Boracay na kung saan eh kailangan namin sumakay ng e-trike na 200 or 300. Ano na yun, magkakasama na kami lahat nun. So medyo mahaba-haba itong biyahe namin mga ka-journeys, kaya papakita ko na lang sa inyo yung lugar na makikita namin at fast forward na rin syempre. Kaya tara mga ka-journeys, let's go!
And after 5 to 10 minutes na biyahe, mga ka-journeys, sa wakas, nakarating na rin kami dito sa napakagandang dagat na to dito sa Boracay. So, isa to sa limang beach na makikita nyo kapag nagpunta kayo dito sa Boracay. So, ang natatandaan ko siguro mga dalawa o tatlong beach na yung napuntahan namin dito, mga ka-journeys. At ngayon ay tara, papakita ko sa inyo kung anong lugar tong pupuntahan namin. Let's go! Dumot. Grabe, ang ganda dito. Oh, parang paraiso din. Grabe. Wow. Nanalo. Siyempre. Grabe. Ito pala ang Puka Beach, mga ka-journeys. Oo, so ito yung pupuntahan namin para maligo ngayong araw. Grabe, ang ganda dito. Promise. So, kung mapupuntahan nyo itong lugar na to sa Boracay, so make sure lang na talaga na hindi nyo pwedeng palapasin na makapunta rito dahil ang ganda. So, matapos napaklinis ng tubig, walang masyadong mga hotel na nakatayo, mga resto. So, talagang beach na beach ang ano, paano, ang datingan, mga ka-journeys. Relax sa inyo mga kasama ko, yan, sila kuya, yun. Tapos si girlfriend, kasama yung mga kapatid niya, o diba? So, ito kami nagpapahinga. Grabe, ang ganda dito mga ka-journeys, paraiso din. Tapos sabi nila, doon daw, yung likod ng bundok na yun, is wrong doon na, pag tinawid. O diba, imagine mo, kasi nga nandun, mapapakawa lang, nasa wrong doon na pala. Napaka-amazing eh, diba? Grabe. Sandino pala tubig, no? Ito, Puka Beach. Ginaw rin. At ngayon ay nakahanap na kami ng pwesto kung saan eh, dito kami mananatili at magbababa at pagkatapos ng maligo dito sa Puka Beach. At merong mga nagpunta at nagkalok ng mga ano, yan, porcelas, quintas. Yan daw ay mga gawa sa mga balat yan. Alam na yan, balat ng ahas. Grabe. Ay, balat buto pala ng ahas. Sorry. So, yon. At i-enjoy na namin ito, mga ka-journeys. Grabe. Excited na ako. Malapit lang din yung mga bato. Kita mo yung mga bato doon, oh. Urong may mga bato pala doon.
Ganda rin itong ano po, Puka Beach, mga ka-journeys. So yun, mag-enjoy muna kami mga ka-journeys. And mag-enjoy lang kayo at ako nang bahala sa mga ano nyo, makikita nyo dito. So, let's do this! Ako bahala, tuto po kayo dito. At napakagandang Puka Beach! Yeah. Grabe! Ang ganda dito sa Puka Beach mga ka-journeys. Bakit nga ba hindi namin to napuntahan noon? Pero at least ngayon ay napuntahan namin. Kaya isa sa mga bucket list ko, check! Napuntahan na namin ang Puka Beach. Alright! At ngayon mga ka-journeys, so ni-enjoy na namin to. So medyo may mga bato nga lang, lalo na sa mga mababaw na park. Pero okay lang kasi i-enjoy mo yung lugar talaga, yung view. Tapos talagang ano, marirelax ka dito sa Puka Beach kasi walang masyadong mga hotel, resto, ganyan. So talagang isolated tong lugar na to. Itong lugar na to ay talagang pahingahan talaga pag nandito ka, pag narating mo tong lugar na to. Let's go!
Migi Migi New No. So, di ba? So, nung nakaraan, vlog ko. So, dito kami kumain. So, ngayon, dito ulit kami kumain. So, last day namin. So, di ba? Last, sa uling gabi. At dito kami kakain ngayon, mga ka-journeys. Oo, so nung last time na pumunta kami dito sa Boracay, eh dito rin kami kumain. At ngayon na pangatlong beses namin na nandito, eh dito rin ulit kami kakain kasi masarap ang pagkain dito, mga ka-journeys. Saka talagang favorite kainan to nila Kuya Ben, kaya dito talaga kami ulit ngayon kakain. At syempre may banda din dito, mga ka-journeys. Ang banda nila rito is isa lang kasi yun yung resident nila o regular na nagtutugtog dito sa kanilang resto. Kaya tara, at habang hinihintay namin yun, papakita ko sa inyo itong lugar namin, yung kinakainan namin, at syempre dumating na yung in-order namin pagkain. Grabe, sarap mga ka-journeys, salad na inihaw. Grabe, nakakatakam. So, tamang-tama kasi gutom na gutom na rin kami. Galing kami dun sa Puka Beach, diba? So, ang ganda ng lugar niya, mga ka-journeys. So, check mo yun. At ngayon ay oras na para kumain. Tara, mukbang yan. Mukbang time. Let's go. Kakain muna ako, mga ka-journeys. Gutom na gutom na ako, Ito na nga mga ka-journeys, at nag-perform na sila. So ito sinasabi ko sa inyo, sila yung tinutukoy ko sa inyo na banda na regular na tumutugtog dito sa resto na to tuwing gabi, na sa tuwing kung kakain kayo dito o manggaling makayo sa Boracay at hindi nyo maisip pa kumain, sila yung maabutan nyo. So at dito ko na to tinatapos, mga ka-journeys. And by the way, this is Arn, and if you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe na rin sa aking YouTube channel. And syempre, follow nyo rin po ako sa aking Facebook page and TikTok account. So, help nyo naman ako na ma-reach yung 1,000 subscribers, mga ka-journeys. So, yun, at hanggang dito na lang. And by the way, this is Arn, and I'll see you on my next vlog. Paalam!